Ating kita na update sa grenade blast sa Quezon Boulevard sa Maynila. Saksi si Luisito Santos ng Super Radio DCBB. Luisito? Yes, Igan. Limang katao yung napaulan na nasugatan kasunugan ng nangyaring pagsabog dito sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila. Particular na yung pinangyarihan nitong pagsabog ay itong bangketa sa gilid ng Quezon Boulevard. Kung ito'y galing dito sa simbahan ng Quiapo, ito'y going to Espanya. At ang binabagit sa atin ng mga tauhan ng barangay, limang lalaki yung nasugatan. Mag-aalas 11 kagabi o ngayong gabi na mangyari itong pagsabog dito sa bangketa kung saan ay isa, binabagit nila, no, peryaan ito kung saan mga color game yung nilalaro. At limang lalaki yung nasugatan dito at nakita natin, no, personal nating nalapitan yung ilan dun sa mga nasugatan. Pasintabi, no, sa mga kumakain at mga nanonood ngayon, yung isa sa mga nasugatan ay halos naputulan na ng kaliwang binti, habang isa naman halos masira na yung kanyang puwitan. Ito'y bunsod ng malakas na pagsabog. Binabagi sa atin ng mga tao ng barangay, peryaan itong pinangyari na insidente at sinisilip na nila yung CCTV footage itong barangay para matukoy, ano, kung sino yung posibleng nasa likod nitong nangyaring insidente. Ang sitwasyon ngayon dito, Igan at Tia, ay kinordonan muna ng mga tauhan ng Manila Police District itong crime scene at hindi muna pinadadaanan itong Quezon Boulevard Service Road. Ito yung papunta, no, sa bahagi ng Recto Avenue kung kayo po'y pupunta doon sa nabagit na lugar, dahil patuloy pa rin ng investigasyon ng mga tauhan ng MPD at nagpadala na rin dito ng mga tauhan ng bomb squad para matukoy kung anong uri ng pampasabog yung ginamit dito sa insidente. Balik sa iyo, Igan at Pia. Luisito, so hindi granada pa? Binabanggit sa atin ito nitong Pia Barangay Esco Manono Jeremias, atis yung kanyang description. So ito yung posibleng granada. Okay. Pero iniimbestiga pa ng mga tauhan ng EOD kung anong uri ng pampasabog yung ginamit dito, dahil may kalakasan, Igan, dahil si bunsod na rin, ano, kung makikita mo, indikasyon doon sa tinamon ng mga biktima, malakas talaga yung nangyaring pagsabog. Luisito, na-establish ba na ito'y personal na alitan at walang kaugnayan sa ASEAN Summit? Walang binabanggit na gano'n yung mga tauhan ng MPD, kaya hindi yung tauhan ng barangay. Yung isa sa mga binabanggit nilang posibleng motibo sa nangyaring pagsabog ay yung hindi pagkakaunawaan dito sa pasugalan. Dahil yung mga binabanggit nila dito, matagal nang pinapaalis itong peryaan dito sa may bangketa ng Quezon Boulevard, pero hanggang sa mga panahon na ito ay patuloy pa rin nag-ooperate. So isa sa mga posibleng dahilan o motibo para pasubugan anya ito ay nakikita nilang dahilan ay yung posibleng may natalo, hindi nagkasundo, hindi nabayaran dun sa pusta, dahil nga ito'y mismo peryaan yung pinangrayan nitong nangyaring pagsabog. Igan. Okay, maraming salamat, Luisito Santos, ang Super Radio DCBB.